sa mga Katik Vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik ulit tayo sa microphone, meron lang tayong mga katanungan na gusto nating sagutin, ano, na yung mga viewers natin nagtatanong kung ano ba raw yung nakikita nilang maliit na transformer doon sa kanilang mga dynamic microphone. Katulad nito. Ayan, nakalibing sa ilalim. So, ang tawag po nito ay microphone impedance transformer. So, hindi po lahat ng microphone meron ganito sa loob. Madalas yung mga mamahalin at saka branded lang. Okay? So, paano mo nga naman yung mumurahin ibinta ng 500 lang kung gagamit ka pa ng ganito? So, hindi. So, madalas sa mga yun, Shure o kaya yung ibang mga brand ng mga mamahaling microphone. So, ba't ba nilalagyan nito? So, nilalagyan nila nito kasi yung ginagamit ng mga voice coil ay hindi siya pangkaraniwan. Hindi siya standard. Mababa yung impedance na voice coil ang ginagamit. Okay? So, nilalagyan nila nito para magmamatch doon sa preamp, microphone preamp or amplifier na sinasaksakan ng mga microphone natin. So, ganun yung trabaho. I-ano lang niya, yung i-convert niya yung low impedance signal ng mic para magiging high impedance siya. So, magmamatch siya doon sa preamp, doon sa mga sasaksakan ng microphone natin. So, pwede namang hindi lalagyan ng ganito. Tutunog din naman siya, kaso yung kanyang tunog ay hindi ganong malakas. Tapos, pwedeng kulang siya ng bass or kulang ng high. O kaya, malakas yung high o kaya malakas lang yung bass. So, hindi balance eh. Kaya, ginagamitan nila ng ganito. Yung tinatawag na microphone impedance transformer. So, dahil ano siya? Dahil transformer siya, syempre yung kanyang input at output, hindi magkakapareho ng winding. Mataas yung winding ng kanilang ano natin, mataas yung winding ng primary natin, syempre, tapos mababa naman yung winding ng secondary. Okay, kasi may mga nagtatanong kung reversible ba siya. Oo, nagagamit mo naman baliktaran. Kaya lang, pag ginamit mo yung primary na secondary, dahil nga mas mahaba yung kanyang winding, syempre, yung tunog ng mic natin, mahina din. Okay, so ito ngayon yung isusubok natin. Ititest natin siya. So ito muna, papakita natin yung impedance nito. Ano? Ayan, so nasa 49 ohms yung impedance nito. Tapos, ito yung pinaka primary ng transformer natin. Nasa 58 ohms. Tapos yung secondary nito, ayan, 5.2. Okay, ngayon isubok natin. Try natin siya. So dahil ito yung secondary, tatap natin siya dito. Okay, tapos dito tayo. So sa mga ganitong gumagamit tayo ng transformer, mas mainam kung gagamit tayo ng ground. Okay? Ayan. Tapos dito naman sa kabila. Okay, natap na natin. So, ang gagawin natin, buksan natin yung ating microphone input sa level 5. Tapos, try natin. So, ito na ngayon yung kanyang boses.
ano, yung kanyang boses kapag naka ano tayo, tama yung ating pagkabit ng primary tsaka secondary. Ngayon, babalik na rin naman natin. So, off natin to. Tapos, balik na rin natin. So, walang problema kung balik na rin natin yung hindi, kung halimbawa na lang, hindi natin alam kung nasaan yung primary tsaka secondary dahil nga wala tayong multi-tester para sa mga hindi naman, sa mga hindi, pagpalagay natin sa mga hindi electronics, ano, mga non-electronics. So, baliktarin lang natin. Kung saan yung malakas, yun na yung tamang kabit mo. Ayan. So, binaliktad natin yung primary, nilagay natin dito. Tapos, ito naman yung kabit natin. So, ayan na. Natap na natin. Buksan natin ulit sa 5. Tapos pakinggan natin. Hello, hello. Ayan, napakahina niya oh. Hey. Kahit na yung bunganga natin ay nakadikit na dito sa kanyang diaphragm, pero Hello, hey. Ganito lang ngayon kanyang boses. Napakahina. so, yun na. At least na-discuss natin, saka may material tayong naipakita. Ano? Tapos na iparinig pa natin sa inyo kung ano yung pinagkakaiba. Ngayon, susubukan naman natin siya dito sa normal impedance. Yeah, yung standard impedance ng vocal microphone. So, baliktarin natin. Dito sa mga ganitong standard microphone, so hindi mo na kailangan ng ano, hindi mo na kailangan ng transformer. Tapos, dahil nga tama na yung kanyang impedance, kahit nabaliktarin mo pa siya, ganito yung, eh, sorry, parang naputol yata. Yan. Okay. Subuksan natin. 5 ulit. So, ganito yung boses niya. Ayan o. Kahit na binaliktad pa natin yan, normal na normal pa rin yung kanyang boses. Kasi yung impedance ng ano natin, microphone, ay nasa tama na siya, nasa standard na siya. Hindi na niya kailangan ng transformer para magmamatch doon sa circuit. Ibalik naman natin siya sa normal. Normal na kabitan, ano? Itama natin yung input tsaka output. Ay, sorry. So, pasensya na kayo sa soldering iron natin. Nasira kasi yung ano natin. Nasira yung binigay sa atin ni Schneider Electronics. Nag-short sa loob, bumutok. Kaya ito, nagtiyaga na naman tayo dito sa murahing ano natin. Yan. So, hindi natin nadali yung isang soldering iron natin. So, balik natin dito sa 5. Okay? So, ayan. Natanggal na naman ulit. Bayan. Buksan natin. Ayan, so ganun pa rin ano, walang pinagbabago. Ayan, mahalata mo lang 'yan na mahina yung kabila kung babaliktarin mo kapag yung gamit natin na voice coil ay yung mababa yung impedance. Pero kapag standard ay wala, hindi mo mahalata, walang mga pagbabago. Okay, so hanggang dito na lang siguro, ano? At least, ayan. Nabigyan na natin ng kasagutan yung mga katanungan. So maraming salamat. God bless at bye-bye.